Against graft and corruption and promotion of good governance, the Office of the Ombudsman partners with different organizations in the implementation of various graft prevention programs through Memoranda of Agreement. In recognition to the partners' contribution to the fight against graft and corruption, the Office will be awarding certificates of appreciation to our partners and certificate of recognition to the outstanding member of the partners, which is the very subject of this afternoon's event. To start with, may I call on Reverend Rodrigo Figueroa, CFMPI Taguig Chapter, for the invocation. Aming Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa hapon ito, tinitilalaan namin. At ang diwala kami, kung kami diwalay sa iyo, wala kami pagkakulan. Nangyayari ang mga mabuti bagay at nagaganap ang ikaw na lang dahil sa iyo, pag-ibig at biyaya. Itangin ang lahat ng ito, ang ibat, ang pagbuli, masalamat, pag-ulahan. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon, please remain standing for the national anthem to be led by the Holy Spirit. Sabay-sabay po namin awitin ang buong giting ng ating pagkasama. Program, and I warmly welcome you all this afternoon.
afternoon. Magandang hapon po. Bago tayo dumako sa pagbibigay ng awards, certificates of appreciation and recognition, hingan muna natin ng 5 minutong sange ang mga leader ng ating mga partners. So, unahin ko po ang National President ng Alliance of Concerned Transport Organization or APCO, si Leong Efren De Luna. Pinupunang-punang 10 piso yung mga driver.
Meron kami po ay nakakaikot na 10 beses. Kung nakakaikot po kami 10 beses, 100 pesos per unit ang nawawala sa amin, 100 piso ang nawawala. Hindi naman nagtataas ang pamasahe, tumataas naman ang bilihin, tumataas ang bayarin sa RTPASI, tumataas ang bayarin sa LTO, at masyado pang papag-abuso yung mga paligid ng local government na naging palibigasan kami, na naging kabawasan pa ng aming kita. Ang ginawa po namin doon, dahil meron po tayong coordinate dito sa Ombudsman, ay pinatawag po ulit namin dito simula po sa tauhan ni Mayor hanggang sa pinakababa na traffic enforcer. At sila po naman ay dumating lahat sa Ombudsman at nagkaharapan kami. At hindi na po tumahan sa matagal ng mga proseso at nagkasundo, nagpaliwanagan yung kalakalan ng ordinansa, ano yung legality, hanggang sa nagkasundo po kasama ang abogado ng local government, at hanggang ngayon po yung napakinabangan na namin hindi na po kami kinukulintahan sa pungpisong analiko sa pamamagitan po ng action ng Ombudsman. Bigyan po namin. Ay yung problema namin sa dito po sa Isabela, sa Santiago. Ang nangyari po doon ay graphic corruption na naman. Ginamit na naman yung salitang ordinansa na gumawa ng isang terminal, grand terminal na napakalayo naman sa bayan, na pinipilit ng mayor na doon kami dumaan para kada pasok namin ay pinukulektahan po kami ng 25 pesos. Para pag pumasok ka doon, direkta magbabayad ka. Pero hindi na po inintindi ang taong bayan na sasakay pa ulit ng tricycle na papunta doon sa bayan. Nagdo-double sakay yung ano, hindi po tinitingnan yung benefit na nakakarami, kundi ang tinitingnan ay kung paano sila kikita. Kami po yung may karapatan bilang transport sector na kumuha ng mga public private na lot na inuupahan namin. At itinilaga naman ng LTA, target LTO. Dahil hindi po kami makakapagbukas ng prangkisa kung wala po kami terminal. Kaya yung terminal po na binibigay ng local government, illegal po yun. Dahil meron kami talaga kinalaga na terminal bago kami bigyan ng prangkisa. Ano po ang ginawa ng mayor? Yung po mga aming pong mga terminal ay nilagyan po ng mga alambre, binuhusan po ng mga graba, ano po yung kitang-kita ni Atty. Tirol. Nagkaroon po ng pagkakataon na nagkaroon po ng pagkakataon na nagka-ordering po ang federation namin doon sa pamamagitan ng Ombudsman. At sa ngayon po, ay kami po ay pinapayagan na rin na sumermedal na at nung pumasok po yung Ombudsman. Kasi pinasok din po namin sa DILG yan eh. Pero yung DILG ay wala pong ipin. Ang sinasabi ng DILG, wala kasing karapatan na pangunahan ang ordinansa ng local government. Dahil kami ay tagapayo lamang. Ang sabi ko po sa DLG, kung tagapayo na lamang po pala kayo, huwag na po ninyong ipagamit yung ID ninyo sa mga local government. Dahil yung kayo po pala yung tagapayo, ang nagahari rin po naman pala ay yung party rin ng local, ng ano, na tinatawag na local government. Kaya doon sa napapansin po natin, kaya kung may pagpapatuloy pa sana ni Ma'am yung kanyang panunungkulan, kaya dapat mag-imbisigahan yung tinatawag na mga ginagawa ng lokat ng mga opisina ng government. Katulad po ng DNL at katulad po ng Department of Energy, walang kapag tumataas po ang presyo ng langis, ang tinitignan po ng ating mga sumamayan ay pagtatanggol ng Department of Energy ang ating tinatawag na presyo ng langis. Yan po ang mga iniisip natin. Pero hindi po nila pinaniniwala na wala man lamang silang kapangyarihan na makipag-usap o yung tinatawag natin ang mamuna doon sa tinatawag natin na mga oil company gawa ng order regulation law. Dapat po, yung panawagan ng ating Pangulo na lagi ko sinasabi sa kanila na amendahan yung batas para magkaroon malaman ng ngipin yung kapangyarihan ng Department of Energy. Dahil magkaroon malaman ng public hearing na ibalik yung Board of Energy. Yung po yung isa sa mga dapat trabahuhin ng loob ng ating pamahalaan
para magkaroon na lamang ng boses yung parte ng Department of Energy at saka ang taong bayan para magkaroon ulit ng public hearing. Pangalawa po, yung toll regulatory board, yung toll na lahat po ay dinadaanan natin. Ano na nangyari ito? Tau-tauhan na naman ang ating Department of Communication patungan sa Shanghai po ng toll regulatory board na wala rin silang kapangyarihan para sabihin at sabihan sila na bawal o huwag muna kayo magtaas ng inyong toll fee dahil ang mga kasiwat na gahari din po doon ay yung pamamagitan ng mga private corporation na wala na naman kapangyarihan ang taong bayan. Ang pangatlo po, ang LTO, ibinigay na po sa privado sa pamamagitan ng mga private na mga computer strat po. Ano nangyari doon? Pag tinuyo po yung strat po at ayaw na nilang mag-servisyo sa gobyerno at pwede nilang isabotahe ang pag-servisyo sa LTO. Ano po ang nangyayari sa servisyo sa ating mga sasakyan? Ganun po yung nangyayong problema ngayon ng ating pamahalaan. Ang dapat po yung inuuna ng ating pamahalaan na yung lahat ng ahensya ng gobyerno bigyan ng ipin sa doon umaasa ang taong bayan. Yan po yung kamalian ng ating pamahalaan. Dapat yan ang mga inuuna nila sa aming panawagan. At yan po yung pinapanawagan na namin. Patulad na lamang po, pwede pa kailang magsasana ng ombudsman yan. Sino kung ang tunay na makapangyarihan na mag-aayos o mag-a-assist ng traffic violator dito sa atin sa kung nagkakamali ang mga driver? Ang masakit po dyan, meron pong sariling batas ang MMDA. Meron pong special law ang MMDA. Ang sinasabi ng batas ng MMDA, sila raw ang may kapangyarihan sa Metro Manila. Pag dumating ka naman sa LTO at sasabihin naman ng LTO, meron din kami yung Republic Act na dapat ipatupad na kami ang dapat sundin ng mga truck, ng mga tinatawag natin ng mga driver. At sinasabi naman ng local government, kami rin ay may kapangyarihan, may sarili din kaming paligid. Kaya lumalabas po, may kanya-kanya silang mga kapangyarihan, isa po yan sa way ng rampant corruption. Dahil kapag nababawasan tayo ng kita, hindi naman maganda ang kalakaran ng tinatawag natin ang kalakaran ng batas, dapat inaayos yan ng ating pamahalaan para maging maayos yung takbo ng ating tinatawag sa buhay ng ating pinigilan. Kasi ang sinasabi nga po natin at panawagan namin, paano gaganda yung sinasabi na ang magiging way kung walang corruption, maganda ang buhay ng Pilipino? Paano magiging maganda ang kalakaran at buhay ng isang Pilipino kung ang ahensya ng gobyerno ay napakarami ang requirement na nangiging way ng grabing corruption? Dapat ang pinag-aaralan yung one-stop shop na kaunti lamang ang dokumento, kaunti lamang ang pipirma, walang corruption. Dapat ganun po yung sistema. Kaya marami pa po sana tayong mga pagsasamahan na pamamagitan po ng ombudsman ay nagulat na lamang kami na nagre-resign na si ma'am at sabi namin marami pa sana kami ipapatrabaho sa inyo ma'am. Pero sa ganun sistema po, naniniwala po kami na katulad po ng pinag-usapan natin kahit wala na po kayo sa ombudsman ay kayo po ay aming pupuntahan para yung pinagin po namin na dapat ipagpatuloy ng ombudsman doon sa pag-iimbestiga ng batas. Sa pag-iimbestiga na hindi tama na kalakaran ng mga batas, ngayon kalakaran ng iba't ibang ahensya para pumasok siya sa grabe corruption na ipagpapatuloy po natin yan. Umaasa po kami na kayo po yung makakasama namin. At sinabi po, na 5 minuto lamang, palagay ko po ay 15 minutos na po ako. Pasensya na po kayo. Salamat po. Ito'y nakakatuwa na testimonyo dahil sa ating partner na indeed the Office of the Ombudsman through the leadership of our Honorable Ombudsman helped the transport transportation issues in partnership with the Office of the Ombudsman. So, maraming salamat, Pinong Lili. Okay, dadako tayo sa kasunod nating partner. Ito ang
nag-implement ng ating proyektong monitoring ng mga attendance ng police. Ito yung Community Force Multipliers for Police Incorporated. Tatawagin ko po ang kanilang national president para magbigay ng mensahe, si Bishop Willie Ricablanca. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ombudsman, Chairman, Ma'am, Attorney Carol, aming pong isang kaibigan, CEO Ibel Banton, lahat ng mga ombudsman na personnel, employees, at ating pong makasama ng government organization, at si Congressman Eric Dibon. Nangangamoy na ba? Ang hapon na ito ay may munti lamang akong ibibigay ng mensahe para sa aming lahat na makapagbibigay ng encouragement sa amin. Sa gitna ng maraming pagsubok sa ating buhay, lalo na sa individual nating buhay, tayo ay nakakatayo pa rin at lumalaban sa mundo ito. Pero din sa aming organisasyon, sa gitna ng maraming pagsubok sa aming organisasyon, bagamat lahat ng organisasyon sa mundo ito ay hindi perpekto, ay patuloy pa rin naming pinanatili ang integridad, disiplina, respeto at maisagawa namin ang aming tungkulin sa bayan at sa mamamayan ito. Kami man ay mahirapan, maraming pagsubok ang dumaan, buhay ang aming nakataya. Pati ang aming kabuhayan, pamilya ay naapektuhan, pinagpatuloy namin ang aming laban kasama po ang Office of the Ombudsman. Sa 12 buwan, pagsasama po ng Ombudsman at ng Community Force Multiplies for Peace Incorporated ay napakalaking tulong ang nagawa para po mabigyan ng kaunting disiplina, kaunti lamang, ang ating po mga law enforcers, particularly ang Philippine National Police, sa random monitoring na ginagawa po namin. Napakalaking bagay ang naitulog ng Ombudsman. Bagamat talagang ang aking mga kasama sa organisasyon ay nahirapan na makita ang mabuti at masama ang ginagawa ng aming mga kapulisan, ay pinit naming pinupursige ang aming sarili na kami ay tumayo at lumaban. No? At marami kaming mga karanasan na hindi pa namin naranasan sa buhay. Nandiyan na insultuhin, nandiyan ang takutin, nandiyan na sundang kami ng hindi namin kinikilalang mga tao, pero kami naniniwala ang ginagawa namin ay pagtulong sa bayan at mamamayan. Natin ang hanay ng mga empleyado ng gobyerno, no? Kasama ito doon sa mga naunang partners. At ito ay ang nag-implement ng Bantay Lustay Project, no? At kukunin natin ang mensahe ang Public Services Labor Independent Confederation or PSLink, ang kanilang Deputy General Secretary na si Edelberto Patrinas. So, ang hangin po ng public sector, yung lalo na particularly yung Public Services Labor Independent Confederation o PSLink, na binubuo po ng mahigit 80,000 na miyembro
Lahat po ay mga government rank and file employees. Sigurado pang member. Na binubo po ito ng iba't ibang opisina. Kasama po dyan yung kasama ko ngayon si Mr. Gil Oralio ng DPWH, kasama ang DepEd, kasama yung mga local government units, issues, at saka yung National Police Commission, Employees Association, yung Napol po Employees Association, kung saan pa ako nandoon. Nabanggit po kanina yung police, yung Napol po ay hindi police. Siya po ay police ng police, partners ng ombudsman. So nabanggit kanina yung police, kung meron kayong mga problema sa police, pwede po kayong dumirekta sa opisina namin. Sa opisina mo mismo, saan pa ako na-assign kasi sa investigation pa kung honest assign. So pag meron kayong problema, pwede kayong dumirekta doon. So ang peace link po ay kasama po ng ombudsman sa lahat na ng programa ng anti-graft and corruption. In fact, ang unang testimonya namin na masasabi rito ay yung pagkaroon ng MOA ng ombudsman sa ng peace link, yung Banteros Tenga. So nagkaroon ng MOA, nagkaroon ng signing noon. So ito ay yung term nung ni Honorable Ombudsman Gutierrez. So ang ginagawa namin dito kasi parang empowerment pa, yung mga ibang ahensya ng gobyerno na hindi pa alam kung itong Banteros Tay, ito yung particularly doon sa procurement processes. So ito yung tinututukan ng mga ng PSLink at nagkakaroon doon ng mga seminars, conferences nationwide. So in fact, dito sa Metro Manila nagkaroon kami ng seminars, pagkatapos dito sa Visayas, meron po, at saka sa Mindanao. So ito po yung programa ng PSLink in coordination with the Office of the Ombudsman. Ang punto po nito ay parang halo-halo kung sino yung gusto magbigay sa mga seminars na to. Ayun po yung ginagamit na punto nyo sa seminars at saka conferences na yun. So ito po ay empowerment pa lang muna, hindi pa lang masyadong na-implement kasi hindi pa nga lang doon. Sana nga po magtuloy-tuloy ito kahit wala na po nalulungkot po tayo dahil wala na po si, mawawala po si Honorable Ombudsman. Pero magtutuloy-tuloy po kami at kung sino man po yung uupo ng Ombudsman dito, kami po yung maasa na magtutuloy-tuloy yung program. At saka kami po naman ay nalulungkot na naalis na si Honorable Ombudsman. So, in behalf of the Peace Ring, magandang umaga at hapon po ninyo. Sa awarding of certificates, so inaanyayahan natin ating kagalang-galang Ombudsman, Maria Mercedes Navarro Gutierrez, kasama po ang ating Assistant Ombudsman, Propaco Evelyn Baliton, at ating Director ng Community Coordination Bureau, Cesar Tirol, dito po sa harap, para maibigay ang certificates of appreciation sa ating mga partners. Una, basahin ko ang content ng ating certificate. Office of the Ombudsman presents the certificate of appreciation to Alliance of Concerned Transport Organization, or ACTO, for its invaluable contribution in the nation's fight against graft and corruption through the implementation of anti-corruption programs pursuant to the Memorandum of Agreement between the Office of the Ombudsman and the One United Transport Coalition, or OneUTA. Given this 4th day of May in the year of our Lord, 2011, at the Office of the Ombudsman at Juan Road in Manqueso City, signed Maria Mercedes Navarro Gutierrez, Ombudsman. So when we call on Mr. Edwin Delina to receive the Certificate of Appreciation from the Honorable Ombudsman. And can you stay sir muna because you will be giving the giving the outstanding member of ACTO. We have also here a certificate of recognition to Ms. Marlita B. Almazan, ACTO Federation Local President, for invaluable contribution in the nation's fight against graft and corruption through the implementation of the anti-corruption programs pursuant to MOA signed between the Office of the Ombudsman and the United Transport Coalition given this birthday of May in the year of our Lord, 2011. And the Office of the Ombudsman and Cambodian in Manqueso City signed Maria Mercedes Navarro Gutierrez Ombudsman. Pagkatabi.
of appreciation, pag-content, sign po ng ating Ombudsman for Investigations and Gutierrez kasi I call on siya. Here in the office of the Ombudsman, we're able to work with you.
At iyaang pagkatrabaho na yan ay magkukontinue hanggang sa magkaroon ng panibagong ombudsman. And I think, yan naman ay susuportahan ng kung sino man ang papalit sa akin. Dahil itong project na ito ay i-recommend naman ni Evo Baliton at Tony Tirol upang siguro magkaroon ng panibagong MOU or maipaalam sa pagiging ombudsman na ito ay karapat dapat sa project na dapat talaga isundo ang Tony Tirol dahil marami na nagawa at marami na nagawa. Ang aking pagtatrabaho against corruption will continue. At napag-usapan na noon na kung ano ang maituturo ko sa ating mga kababayan sa inyo, lalo-lalo na ako ay nakahandang tumuro bilang isang pribadong mamamayan. At bilang pribadong mamamayan, ako'y naniniwala na mas makakatulong siguro ako, mas marami akong panahon, at wala na akong constraints na kahit na sinong opisina ay pwede natin lapitan at siguro naman as former ombudsman magkakaroon naman siguro ako ng kaunting influensya upang maaksyonan kung ano man ang ating mga problema. So, ang ating pagsupo sa kategoryan ay isang kumukulan ng bawat mamamayang Pilipino at ito ay magiging mas epektibo ang ating paglaban sa korupsyon kung meron tayong pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Kung ako ay kasama ninyo, I can guide you and I will see to it na kung may mga reklamo, mapag-aaralan muna natin mabuti, kailangan may base tayo, hindi kagaya ng ibang mga reklamo na kaagad na lang isinusulong, dinadala sa Office ng Ombudsman ng kahit wala man lang base. Dahil alam ko na dito sa Office of the Ombudsman, ma-action lang sa isang kaso kung merong ebidensya. Now, if we are together, then we can have an evaluation of whatever complaint at pag-aaralan natin kung ano man ang mga irregularities, anomalies, at kung may ebidensya tayo, dadali natin sa Office of the Ombudsman at hindi naman natin sila mamadaliin. Alamin natin na mayroon namang proseso. Hindi kagaya ng iba na wala man lang ebidensya, nagmamadali at nag-e-expect ng kung ano ang gusto nila ng desisyon. Subalit kung ako ay kasama niyo dahil naiintindihan ko ang tungkulin ng mga taga-ombudsman, kaya maliliwanagan niyo, malalaman niya na kung ano ang dapat na proseso. At siguro sa pamamagitan ng aking pagkipagdamayan sa inyo na nag-umpisa mula dito sa Office of the Ombudsman, siguro mas marami pa tayong makukumbiktin mga miyembro upang mapalaki ang inyong organisasyon, mga organisasyon na nakakaintindi kung paano lumabas sa kategoryahan. At lalo na ang PSLink, naiintindihan ng PSLink kung paano ang isang empleyado official ay naglilingkod sa gobyerno. Yan din ay dapat malaman ng ating mga itong kasamahan dahil napakahirap din naman po maglingkod sa gobyerno. Mayroong mga nakikriticize na hindi nalalaman kung anong talagang katotohanan. At ang mga mabubuti na mga ginagawa ng ating mga kasamahan ng pamahalaan na hindi naman na lalaman sa ng ating publiko. Kaya tayo ay magiging balanse sa ating pagtrabaho hinggil sa isyu ng korupsyon. At ang pinakamalaking role siguro din na ating magagawa ay upang ma-improve ang delivery ng services ng ating mga kasamahan sa mga kasamahan na hindi man natin masyadong natutuunan ng pansin. So ako ay nagpapasalamat sa aking pagiging ombudsman. Nakilala ko kayo, nakasama ko kayo, at yan ay magpapatuloy sa aking pagiging pribadong mamamayan. At nagpapasalamat ako sa aking mga tagapakpo.
prevent ng corruption. Hindi lang pangayon pag-prevent at mag-imaging pa kung kinakailangan. So maraming salamat sa inyo lahat. Tayo sa ating photo ops with the Honorable Ombudsman. So, ano ang gagawin natin? Magkakaroon ng group or again for partner picture. Una, so, nauna ang acto. So, mauna siguro ang grupo ni PS Link muna. Sige, mauna ang ating mga kasama sa PS Link.